Please, sabi ko, nabumaba ang kanyang halik sa leg ko. Can you say my name? Nangaakit ang bulong niya sa mismong tainga ko. Lucio. Wala sa sariling sambit ko. He chuckled before continuing kissing me hungrily on my lips. Oh shit! Malutong niyang mura nang kapwa namin narinig ang ingay ng parang alarm. Nalaki ang mga mata ko sa kamabilis ko siyang tinulak. Sa sobrang taranta namin pareho, muntik na kaming mahulog sa kama. Ano yun? Tanong ko sa kanya. Fire alarm. I'll check. Mabilis niyang sabi sa kadali-dali ng lumabas. Napahinga ko na malalim sa kadali-daling pinasadahan ng kamay ang basa at magulong buhok. Matapos kong gawin iyon, ay kaagad akong tumakbo papunta sa labas kahit basang-basa pa rin. Nakita ko ang ilang mga trabahador na gayo ko sa labas ng mansyon. Kaya tuloy-tuloy akong pumasok sa kusina. Nalaki ang mga mata ko na makita si Ate Ana na umiiyak at tatataranta. Si Senyorito at nasa harapan nito habang nandidilim ang mga mata na parang galit na galit. Farah, saan ka ba galing? Mahinang tanong ni Tia Minda habang pinapandilatan ako ng mga mata. Sa... At bakit basa ka? Dagdag niya, kaya napalunok na lang ako. Ano pong nangyari? Pag-iba ko. Kaya napabuntong hininga siya at pasimpleng tinuro si Ate Ana na iyak ng iyak. Hindi alam ni Ana, gumamit ang microwave at sumabog ito. Muntik na masunog ang mansyon. Buti na lang at naagapan. Sabi ni Tia Minda, kaya nalaki ang mga mata ko. Ngayon ay nakuluhod na si Ate Ana sa harapan ng senyorito. You're fired, malimig niyang sabi. Saka mabilis na tinalikuran ang humahagulhol na si Ate Ana. Kaya nalaki ang mga mata ko. Mabilis na nagtama ang mga mata namin dahil sa bandang likuran niya lang ako. Tumabi ka, mahinang sabi ni Tia Minda. Kaya taranta akong tumabi. Sobrang lakas ang kabog ng aking dibdib dahil hanggang ngayon ay nagtititigan pa rin kaming dalawa. Change your clothes, sabi niya habang nakatingin sa akin. Sa kadali-dali, naglakad palabas ng kusina. Napaawang ang mga labi ko sa kanapatingin kay Tia Minda na mukhang gulat na gulat rin. Napatingin na rin ako kay Manang Celia at kay Ate Gina na parehong nakatitig sa akin. Magbibihis po muna ako, nanginginig ang paalam ko sa kamabilis na tumalikod para makaiwas sa kanilang mga tanong ko sakali. Mabilis ako nakarating sa quarters. Dahan-dahan ko nilagay ang isang palad ko sa aking dibdib na mabilis ang kabog. Napapikit ako ng dahan-dahan na hindi ko ulit makontrol. Anong ginagawa ko? Anong gagawin ko? Gulong-gulo na ako. Muntik ko na namang isuko ang aking sarili at kung hindi umingay ang fire alarm ay sigurado nandito pa rin kami ngayon at nagsasalo sa init na parehong hatid ng aming katawan. Pero bakit siya ganoon? Bakit niya ako pinapahirapan? Biglang tumulo ang masaganang luha sa mga mata ko kaya mabilis akong pumasok sa banyo. Dahan-dahan kong hinubad ang lahat ng suot ko bago ako naligo ng malamig na tubig. The heat is still here. Nakakabaliw at hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto ko na sanang umiwas pero hindi ko magawa. Bawat parte ng katawan ko ay gusto siya. Hinahanap-hanap ko siya. At gustong gusto ko kahit ang sakit-sakit na. Matapos kong maligo, kagad na rin ako nagtrabaho. Ramdam na ramdam ko ang pagmamasid ni Tia Minda, Ate Gina at Manong Celia sa mga galaw ko. Hindi ko maiwasang kamahan kasi pakaramdam ko may iniisip silang masama tungkol sa akin. Tatlo na lamang kaming katulong ngayon dahil tinanggal na si Ate Ana. Farah, biglang tawag ni Manong Celia kaya napatalon ako sa gulat. Ano mga pula mo sa leeg?
Dire-diretsong tanong ito, kaya nanlaki ang mga mata ko at agaran kong hinubakan ang leeg ko. Hindi ko naalaala kanina, lagyan ng pulbo ito. Po? Nanginginig yung tanong. Panuwari, hindi ko maintindihan ang kanyang tinutukoy. Farah, seryoso rin sabi ni Tia Minda, kaya natatakot kasi ang nilingon. I shook my head a lot of times. Hindi po. Hindi natuloy ang pagsasalita ko nang biglang pumasok ang lalaki naglagay ng maraming kiss mark sa aking leeg kanina. Hindi pa nawawala mga nauna at sigurado ako na may bago na naman kanina lang niya ginawa. Lahat ng mga kasamahan ko ay humuko at bumati maliban sa akin. Nasa leeg ko pa rin ang mga kamay ko nang tumingin siya sa aking banda. Nanlaki ang mga mata ko nang mapatingin siya sa kamay ko na nasa leeg ko. At ilang saglit pa, ay ngumisi siya ng maliit bago bumaling kay Manong Celia. Did you clean my gym? Tanong ito kay Manong Celia. Kaya mabilis tumungo si Manong Celia. Opo, senyorito. Sagot naman ni Manong Celia. Kaya tumungo siya at muling tumingin sa akin. I'll work out, sabi niya habang nakatingin sa akin. Kaya nangunot ang aking noo ng bahagya. Matapos niyang sabihin iyon, ay kaagad na siyang lumabas na parang nagpaalam lang. Ilang sandali ko siyang sinundan ng tingin at ang mawala siya sa aking paningin ay napalingon ako sa aking mga kasamahan. Nakatitig sila sa akin na parang ba may gustong itanong pero walang nanguna. Napatikim ako ng mahina sa kakabadong ngumiti sa kanila. May kukunin lang po ako sa quarters. Kabadong sabi ko sa kamabilis ang lumabas ang kusina para makaiwas sa mga tingin na binibigay nila. Napahinga ako ng maluwag na makalabas ako. I feel like I am interrogated even though no one's asking me yet. Hey! Ay kalabaw! Gulat ang sigaw ko at napatalunta ko ng kante. His brows forward because of that. Napauwang ang mga labi ko sa kabahagyang napahawak sa dibdib. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Kaya mabilis akong umayos ng tayo. Nakasot siya ngayon ng isang blackong sando saka shorts mahigpit na parang cycling. I swallowed hard because his well-structured body got defined. Senyorito, natigil ang pagmamasid ko sa kanyang kabuuan dahil tumawag sabay naming nilingon si Manong Celia. Nakunot ang noo ngunit may respeto sa mukha. Bahagya ko naman yun ng konti at akmang aalis sa sana. Kaso, hindi pa ako nakakahakbang ay biglang may humawak sa akin palang pulsuhan. Kaya hindi ko magawang umalis. What? Kito kong bumaba ang mga mata naman ng Celia sa kamay ko. Kaya parang nataranta ako. Mabilis kong inalis ang kamay ko sa pagkakahawak ng senyorito. Pero ang higpit ng kanyang kapit. Kaya hindi ko rin nagawa. Magkatanong lang po sana ako kung ano ang gusto ninyong merienda matapos ninyong mag-gym. Mahinang sambit ni Manong Celia habang pasulip-sulip sa aming dalawa. I've changed my mind. I'll go to the mall instead. I'll check something. Napawang ang labi ni Manong Celia pero tumango rin. At na kayo ko nagpaalam para umalis. Bago pa siya tumalikod, ay binigyan niya ako ng matalim na tingin. Kaya mabilis akong napayuko. Aalis na po ako. You'll come with me. Change now. I'll wait for you in the garage. I'll just change. Nanlaki ang mga mata ko lalo na namarinig ang kanyang sinabi habang nakatitig sa akin. Hindi ako nakagalaw kaya bahagya niyo ako hinuwakan sa magkabilang balikat at mahinang ginalaw. Dahil doon ay natauhan ako at napakurap ng ilang beses. At parang bumaligtad ang aking tiyan na marahan niyang pinisil ang kaliwa kong pisngi. My heart pounded, very hard. And I couldn't stop myself but to blush. Go, marahan niyang bulong. Saka iniwan ako ng katulala doon dahil siya ay patakbo ng umakit sa itaas. Sobrang lakas ang kabog ng aking puso at parang na itong lalabas. Parang minagawala rin sa tiyan ko na paru-paro. Ano yon? Bakit nakakabalo lalo? Bakit mas lalo niya akong pinapahirapan?
Farah, mag-usap tayo. Hindi ko inaasahan ang biglang pagsulpot ni Tia Minda sa aking likuran, kaya mabilis ko siyang hinarap. Nalilisik ang mga mata niya at hindi siya mapakali. Kaagad na wala ang saya ko kanina at mabilis itong napalitan ng taranta at takot dahil kay Tia Minda. Po? Nanginginig kong tanong. Farah, sabihin mo nga sa akin. Tila problemado na yung sabi. Mas lalo akong kinabahan dahil mukhang alam ko na ang gusto niyang sabihin. Tia, binibenta mo ba ang sarili mo? Diretso niyang sabi, kaya nalaki ang mga mata kong umiling. Hindi po. Why are you still wearing that? I told you to change. Sabi kaming napatingin ni Tia Minda sa lalaking pababa ng hagdanan. Nakasota siya ang itim na pantalon at simpleng puting t-shirt na may print sa gitna. May shades rin siya na suot, kaya mas lalo siyang namukhang makapangyarihan. He's handsome. Bumilis ang tibok ng aking puso at tila nag-slow motion ang buo kong paligid. Nasa kanya lang ang aking atensyon at bigla kong nakalimutan ang mga binintang ni Tia Minda kanina. Hindi ka panipaniwala na may perpektong tao na kanyang kagaya. Ang lakas ng dating at siguradong lahat ng tao, babae man o lalaki, ay luluhod sa kanyang harap. Farah, hurry up! Mukhang inis niyang sabi na makarating siya ng harapan ko. Kita ko sa gilid ng mga mata ko na nantaranta si Tia Minda. Kaya agaran siya nagpaalam at mabilis na umalis. Kaya kaming dalawa na lamang ang naiwan. Ha? Wala sa aking sariling sabi ko. Kaya bahagyang umigting ang panga niya. Napapikit pa siya sandali na halatang nagbipigil ng inis. Kaya napakagat ako sa aking labi. Change now, we'll go, sabi niya na parang nawawala na talaga ng pasensya. Kaya doon ako biglang natauhan. Ah, sandali po, mabilis kong sabi. Saka patakbo nang lumabas ng pintuan, malapit sa kusina, para mabilis ako makarating sa quarters. Dahil sa pagtakbo ko, hingal-hingal ako nakarating sa quarters. I immediately search for a decent clothes. At napakagat ako sa aking ibabang labi, dahil puro pants at t-shirt na luma lang ang mayroon ako. Mabilis akong kumuha na medyo malaking t-shirt na kulay dilaw at umakit akong isang maong na shirt na apat na taon na sa akin ay nagpasya akong iyon na lang ang isuot. Wala pang isang minuto ay tapos na ako magbihis. Tinanggal ko lang sa pagkakatali ang buhok ko sa kaagad ng lumabas. Sa garahe sa harapan ako dumiretso, ilang metro ang layo ko sa garahe ay namataan ko siyang nakasandal sa kulay pating pick-up. Nakapamulsa at nasa baba ang tingin. Para siyang modelo na kinukuhanan para ilagay sa front page ng magazine. Hindi ko maiwasang humanga dahil perpekto talaga siya. Kung physical na anyo lang ang pagbabasehan. May pero rin siya at ugali. Hindi ko na alam. Marahan akong napangiti sa naisip ko na para bang hindi ako nasaktan dahil sa kanya noong mga nakaraang araw. Dahan-dahan siya nag-angat ang tingin at kaagad na nagtama ang mga mata namin. Kumunot ang noo niya at pinasadahan ang tingin ako mula ulo hanggang paa bago siya tumayo ng tuwid. Let's go! Malamig niyang sabi. Saka mabilis na pumasok sa driver's seat. Tumakbo naman ako mabilis na lumapit sa pintuan sa isa pang gilid. Kagat labi ko yung binuksan at mabilis rin akong pumasok sa loob. Hindi ko alam kung paano. Taranta na sabi ko habang inihilang seatbelt. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang mainit niyang hininga malapit sa leg ko. Kaya natigilan ako ng bahagya. Your legs are flawless. Well, your whole body is. Mahina niyang bulong habang kinakabitan ako ng seatbelt. Napalunok ako ng dahan-dahan dahil may numuon na namang init sa aking katawan na siya lang ang nakakagawa. He smirked after he said those words before sitting properly. Pinanood ko siya kung paano niya paanda rin ang makina ng mayisi sa mga labi. Hindi ko na rin maiwasan ang mapangiti kaya kanagat ko muli ang mga labi ko ng mariin.
Napalunok ako ng dahan-dahan habang nakatingin sa kamay niya na nasa hita ko. Mabilis kong pinagdikit ang mga hita ko para ipitin ang kanyang kamay. Baka sakaling tanggalin niya ito. Pero mas lalo niya itong isiniksik hanggang sa makontento siya. Lucio, wala sa sariling sambit ko habang nasa hita ko ang tingin. Hindi ako mapakali, lalo na at dahan-dahan nagmalaw ang kanyang hinalaki sa hita ko. Hmm? He answered, while looking at the road, like he's not doing anything. Sa huli, ay napabuntong hininga na lang ako. At hinayaan na siya sa kanyang gusto at pinili kong tumingin sa bintana habang nagpipigil ang ngiti. Takot ako masaktan, pero hindi ko gustong iwasan siya. Gusto ng isip ko, pero ayaw ng puso ko at katawan ko. Pero takot ako masaktan. Hindi ko na maintindihan ang aking sarili. We were both silent inside his car. Bawat minuto akong sumusulyap sa kanya. Pero mabilis ko rin binabalik ang tingin sa labas kasi nakakaramdam ako ng hiya. His hand is still on my thigh. Nagpapahinga ito sa hita ko na parang normal lang ito sa kanya. Ilang sandali pa, unti-unti kong natatanaw ang katamtaman na taas ng mga gusali. Tinitigan ko lahat ng establishment na nakikita ko. Hindi ko alam na ganito na ngayon kaorganisado ang Valarde. Sa bayan namin ay wala mga ganitong gasali. Nakakatuwang makita na unti-unti na nagiging organisado ang karating bayan namin. Here we go, mahina na yung sabi. Saka mabilis ang inalis ang kamay na nasa hita ko para ihawak sa steering wheel. Pinanood ko kung paano niya maninuhin ang steering wheel ng kotse. Kitang-kita ko ang malalaking ugat sa mga braso niya. Sa simpleng ganito lang, ay mas lalo ko siyang hinahangaan. Ilang sandali pa, ay huminto ang kotse sa tapat ng isang malaking gasali. Robinson ang pangalan ng building na alam kong isang mall. Sa biglang kapatay ng makina, ay kagad ko siyang nilingon. Napaabang ng konti ang mga labi ko, kaya maran siya nagtaas ang kilay bago niya kinalas ang seatbelt na suot. Kagat labi ako nag-iwas ang tingin at mabilis na rin tinanggal ang seatbelt sa akin. Hindi ko makontrol ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Why don't you put your number on my phone? Bigla na yung sabi sa marahan na paraan. Kaya nalungon ko siya. Mabilis niyang kinuha ang phone na nasa dashboard saka inilahad sa akin. Napatingin na lang ako sa cellphone na nasa harapan ko. Hindi ko alam kung kukunin ko ba o hindi dahil wala man ako may ilagay na number kasi wala akong phone. Mas lalo niyang nilapit ang phone niya sa akin na parang naiinip na siya kaya napatikim ako ng mahina saka mabilis na umiling. Wala akong cellphone, mahinang sabi ko kaya nangunot ang kanyang noo na parang hindi makapaniwala. What? Everybody has, sambit niya. Kaya muli akong umiling. Wala ako, sabi ko. Kaya mas lalong nangunot ang kanyang noo. Saka nalagyan na lang ang cellphone na nakalahad kanina sa kanyang bulsa. Weird, sabi niya. Saka mabilis ang lumabas ang kotse. Kaya nataranta ako at mabilis na rin lumabas. Pagkalabas ko, ay naabutan ko siya sa harapan ng pinto sa gilid ko na parang nag-aabang. Mabilis ako umatras sa hiya. Pero tinaasan niya ako ng kilay, saka tinignan mula ulo hanggang paa. And, in an instant, he held my waist. Bigla akong napasandal sa kotse at napatingala kasi sinubsob niya ang mukha sa leeg ko. Are you using any perfume? Mahina niyang bulong, kaya naman nanindig lahat ang balahibo ko sa katawan. Hindi, nanginginig kong sagot. Sabay kapit na mahigpit sa damit at suot niya. Your natural scent is addicting then. Mahinang bulong niya ulit bago dandahan na lumayo kaya parang lasing ko siyang tinignan. Ha? Huh? Wala sa sariling sambit ko pero umigting lang ang panga niya saka mabilis na nag-iwas ang tingin. Let's just go inside, sabi niya saka mabilis na naglakad.
papunta sa entrance. Kaya mabilis naman akong sumunod. Nakasunod ako sa likuran niya at kahit medyo mabagal ang paglalakad niya at kaya kong abutan, ay nanatili lamang ako sa kanyang likod. Kita ko ang paglingon ng bawat tao na mabadadaanan namin sa kanya at may ilang pang nababangga dahil lang kakatitig sa kanya. Ang lakas ng dating sa lahat ng talaga ay mapapalingon. Bigla ako nahiyang dumikit sa kanya at alam ko nandito ako bilang katulong. Kaya aakto ako bilang katulong. Hurry up! Why are you so slow? Bigla niya ako nilingon para sabihin ng mga katagang iyon. Magkasalubong ang dalawang makakapal niyang kilay at kunot ang noo. Wala sa sarili, napatingin ako sa mga tao sa paligid. Marami ang nagmamasid sa amin. Agad ako nakaramdam ng hiya kaya mabilis akong napalunok at dahan-dahan na umiling. Pero mas lalo lang kumunot ang kanyang noo. What are you trying to say? Inis-inis niyang sabi at inisang hakbang lang ang pagitan namin. Nalaki ang mga mata ko nang mabilis ang hinapit ang baywang ko. Sa kadanala ko papasok sa loob ng malaki at malamig na mall. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib at gusto ko humiwalay kaso nangihina na ako. Kaya ang nagawa ko na lang ay magpadala sa kanya kahit saan niya ako dalhin. Sobrang seryoso niya at halatang mayaman. Ngayong katabi ko siya ay nagmukha akong pulubin na napulot lang niya sa isang tabi na nasaluma akong damit na suot. Teka, nahihiyang sabi ko kalaunan. Pero hindi siya tumigil sa paglalakad. At dahil hapit-hapit niya ang baywang ko, ay wala akong nagawa pa, kundi humakbang na lang. Si Lucio Montenegro, yan hindi ba? Siya ang may-ari ng pinakamalaking asyenda dito. Sino yung kasama niya? Napayuko ko ng bahagya ng marinig ang bulungan ng grupo ng mga babae na nadaanan namin. Oh my God, bakit parang pobre? Rinig ko ulit, kaya mas lalo ako naliit. Kumabog ang puso ko sa masakit na paraan at parang gusto kong magtago na lang dahil sa sobrang hiya. Bahagya akong gumalaw, kaya nagawa akong lumayo. Kaagad niya ako nilingon gamit ang katanong ng mga mata, kaya napalunok na lang ako saka napailing ng konti. Tinaas niya ang isang kilay saka bahagyang umigting ang panga na parang nawawala na ng pasensya. His eyes were darker now. Mr. Montenegro, I'm sorry. I wasn't able to welcome you in the entrance. What can we do for you, sir? Bumaling ako sa lalaking medyo may katandaan na biglang lumapit. Ang laki rin ang mga mata ko nang palibutan kami na maraming mga security guards. Mr. Lim, my boss said with authority. Hindi ko alam ang magiging reaction ko na makita ang nameplate ng lalaking nakasuot ng itim na tuxedo na lumapit sa amin. Posibleng ito ang manager nitong buong mall. At nakakagulat, puno ng respeto siya ngayon sa harapan ng amo ko. Gaano kayaman ang kasama ko ngayon? Bakit parang lahat niluluhuran siya? What can we offer for you, sir? Tanong ng manager. Kaya bigla ako nilingon sa senyorito. Nalaki ang mga mata ko dahil lumingon na rin sa akin ang manager. Hinagod ako ng tingin ng lalaking manager at kita ko ang pagtataka sa mga mata niya matapos iyon. No, we can manage. Malamig na sabi nito sa manager. Saka tuloy-tuloy na naglakad patungo sa isang shop na nagbebenta ng mga cellphone. Nataranta ako, kaya mabilis akong sumunod. Narinig ko pang inutusan ng manager ang mga security guard na ilayo ang mga tao sa bandang ito. Parang daig pa ng kasama ko ang presidente ng Pilipinas. Good morning, sir. Masiglang batay ng sales lady sa loob ng store na sobrang laki ng ngiti. Nagtagal ang tingin ko sa babae bago ako bumaling sa mga cellphone na naka-display. My eyes widened when I saw the prices. Ang nakikita ko na 6,000 ang pinakamura. Naiisip ko pa lang na sobra yun sa pagkain namin sa isang buwan ni nanay at tatay ay umatras sa kagad ako. Bakit nabibili ang mga tao nito kung mahirap na nga ang buhay? Bibili ko na lang ng bigas at ulam kaysa sa cellphone na baka masira pa sa hindi inaasahan. What's the latest iPhone?
Do you have it here? He asked with authority. Nangiti pang tumunga ang sales lady para agar na ituro ang isang glass na lagayin sa kalayuan. Yes, sir. It's there. Ang makapangyarihan na si Lucio Montenegro ay tumingin sa akin. At ilang sandali pa ay hinawakan niya ako sa palapulsuhan para dalhin ako malapit sa tinuro ng babae. Anong kinalaman ko dito? Halos maubusan ako ng hangin sa katawan nang makita ang presyo. Maaari na kami magtayo ng simentadong bahay sa presyo ng cellphone na iyon. You want that one? Bigla niyang tanong sa akin. Kaya napauwang ang mga labi ko. Ha? Kabadong tanong ko. Pero perap lang sa kasunulya pa ng cellphone na ang mahal. Mas lalo niya akong hinila palapit sa kanya at mabilis ang nilapat ang kamay niya sa baywang ko. Napakagat ako sa pangibabang labi ko dahil sa malinis niyang galaw. Ramdam ko, bahagyan niyang inaamoy ang buhok ko. Muli akong napalunok na nakatutok sa amin ang lahat ng mga andito. We'll buy you a phone. Ang mahal sa inyo rito. Kaagad ang pigil ko, sabay iling. Well, get the white one, sabi niya sa sales lady na nakanganga rin habang nakatingin sa amin. Kaagad ako nataranta at hindi ko na alam pa ang gagawin. Huwag po, huwag na po, tarantang sabi ko. Kaya naman, masinigpitan niya ang hawak sa baywang ko. Dahilan, para mapangwi ako ng bahagya. If Jean will buy you that one, you'll also decline it? Inisiyang tanong habang umiigting ang pangang nakatingin sa akin. Napalunok ako at mabilis na nagsulubong ang kilay ko. Magkaibigan na ba kami? Bakit? Ganito to. Ha? Sambit ko. Pero binaling niya ulit ang tingin sa cellphone na balak niyang bilhin. This, mabilis niya akong binitawan saka kinuha siyang itim na wallet sa bulsa ng pants na suot. Mabilis niyang nilabas doon ng isang itim na card at mabilis ang binigay sa sales lady na mukhang natataranta na rin. Nasa likuran pa rin namin ang manager na natataranta na rin. Lahat ang nasa paligid ko ay natataranta, pati ang puso ko na hindi alam ang dapat gawin at maramdaman. Wala sa sarili, sumilip ako sa kanyang wallet. Nakita ko ang iba't ibang klase ng card. Nakita niya ang pagsilip ko, kaya kaagad niya ako nilingon. Mabilis akong lumayo dahil sa hiya, kaya napangisisiya. You want one? Gave you 100,000, but you refused. Want to take it back? Nakangisi niyang tanong, kaya biglang namula ang pising ko sa hiya. Sir, ito na po. Biglang singit ang sales lady. Sabay lahat ng paper bag na maliit. Let's go. Mabilis niyang kinuha ang paper bag at tila modelo na lumabas ng store na iyon. Kagad ako sumunod habang nakayuko kasi maraming mga mata na kasunod at karamihan ng mga babaeng kuryoso kung sino ako. Is that Lucio Montenegro? God, he's my long-time crush. But who's that poor girl? A maid? Hey, she's beauty. Dream on. Literal na gusto kong tumakbo palabas ang mula to dahil sa mga naririnig. I was about to step back when a strong arm held my waist again. Nakaubang ang mga labi na nilingon ko siya. Diretso ang kanyang tingin tila pag-aari niya ang lahat at mas lalong dumoble ang kaba ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin ngayon. Hindi ko alam kung ano ang mga nangyayari. Hindi maalis sa isip ko ang mga masasaktang salita na sinabi niya sa akin noon. Pero ngayon, may halong tuwa ang puso ko dahil sa mga hindi maintindihang nangyayari. Pakiramdam ko, iba na to. Hindi ko alam kung maganda ba ang kahinatnan o hindi. Wala akong alam at naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin o anong dapat kong isipin. Nawalan ako sa aking sarili at hindi ko napansin na pumasok kami sa isang mamahalin at tahimik na restaurant dito sa loob ng mall. Kagad ako nakaramdam ng panliliit at hiya na makita ang ayos ng mga kumakain dito. May alahas, may make-up at halatang maranyamang buhay. Table for two. Mabilis kaming giniya na naka-uniforming waiter
patungo sa pandalawahang lamesa. Dahan-dahan ako umupo sa isang upuan habang todo ang kabog ng dibdib. Pakiramdam ko, hindi dapat ako nandito. Senyorito, Lucio, malamig niyang pagputol sa akin pagsasalita, kaya napakurap sabay tikim na mahina. Bakit ako nandito? Tanong ko, sabay sulyap sa paligid. Kahit dito sa loob, may mga matang tumitingin sa amin. Siguro ako curious kung sino ako at bakit magkasama kami na makapangyarihan na si Lucio Montenegro. Why? You should be thankful, sabi niya, sabi sulyap sa menu na binigay ng waiter kanina. Napalunok na lang ako sa kadahan-dahan. Binuksan ang menu sa harap ko. Nalula ako mali sa presyo. Kaya mabilis kayong isinara. Kaya mabilis niya ako nilingon. Kunot ang noo, sinulyapan niya ang menu sa harap ko. Pinagpabisan ako kasi hindi ko akalang dolyar ang halaga ng mga pagkain sa lugar na ito. Minsan, hindi man lang pumasok sa isip ko na makatapak sa ganitong uri ng lugar. At ngayon nandito ako ay hindi ko alam kung paano kumilos. Bakit niya ako dinala dito? Bakit niya ako sinama? Gayong laro lang ako para sa kanya. Bakit? Hindi ko maintindihan at hindi ko maiwasang umasa. Dito na po nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Marami pong salamat. God bless everyone.